Everybody, good morning, and I am Jane, and welcome to my YouTube channel. Makikita mo sa background ko yung place kung nasaan ako ngayon. So guess what? Andito ako sa aking workplace. Since kabago-bago ko lang dumating and nag-video agad ako kasi for the upload this week. Kasi wala na akong upload since last week. So every time na mag-shoot ako, expected na nandito talaga ako sa workplace ko. Kasi walang time sa bahay. So very busy. Oh my God. So ano bang gagawin natin ngayon? So, ang gagawin natin ngayon is bibigyan ko kayo ng tips on how to take care of our face. Yes, you heard me right. Mukha ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi yung alam ko, char. So, ayun. So, without further ado, let's start. Makikita nyo, iba na yung damit ko. Kasi, hindi ko matapos-tapos yung video na yun. Kasi, busy talaga ako this past few months, char. Mahalata mo na, ang tagal-tagal kong hindi nag-upload. So, ngayon, ito na yung continuation ng aking 5 tips on how to take care of our face. So, unang-una, kailangan muna natin, kapag lalabas tayo ng bahay, tsaka bago tayo matulog, or after natin sa work, then we're ready to rest na, unang-una ko talaga sabihin sa inyo is dapat po talaga maghilamos tayo. Bakit po tayo maghihilamos? Kasi yung face po natin is prone siya sa dirt and hindi natin alam na marami na talagang viruses, charot. Marami na talagang iba. Kumbaga, malalaman mo kapag may something yung mukha mo kasi mangangati yun. So, unang-unang advice ko talaga is maghilamos tayo. And after din natin, gumising sa umaga, kailangan din po nating maghilamos. Not totally na maghilamos agad-agad pagkagising, but antayin muna natin yung patagalin mo muna ng mga 5 minutes, ganyan, bago tayo maghilamos para hindi naman mabigla yung mata natin sa malamig na tubig. And then, pangalawa, we need to use a soap or any beauty remedy na kailangan ang hiyang sa ating mukha. So, ako, wala akong masyadong ginagamit. I only use Maxi Peel product po talaga. Kasi I did use sponge, anything na pangpamukha, ganyan, mga sabon, mga glutathione, but iba kasi aside sa mahal, hindi ko afford kasi ano lang naman yung work ko. So, ayun, humahanap ako ng hiyang at affordable. So, sa Maxi Peel, hindi, wala akong dala dito kasi nasa workplace ako ngayon. So, sa Maxi Peel ako, talaga, Maxi Peel product po yung gusto ko. Hindi yung ganyan, yung sa may bulak ng iga, ganyan mo. Hindi ako gumagamit ng ganyan kasi natatakot ako na baka naninipis tong mukha ko at mamumula ng hindi mo alam. So, ayun. Hindi ako gumagamit nun. Ang ginagamit ko is yung cream lang, yung sunscreen, yung facial wash, at saka yung cream na day cream and night cream. Aside sa mura na, maganda po yung resulta po sa ating mukha. And then, ayun, depende po kasi yun sa ating ginagamit. Kasi yung iba, hiyang sila sa mamahaling product. Which is, hindi natin sila mapiplease na gumagamit ng
hindi naman kachipan, pero yung affordable kasi hiyang sila dun eh. Kaya nila dun. Kaya nila i-provide yung needs ng mukha nila. So, wala tayo dyan. Gusto nila yun, di ba? So, ayun lang. At, tapos pangatlo, kapag po magme-makeup po tayo, use the product na yung hindi mangangati. Palagi ko sinasabi ng mga gati kasi unang-unang reaction mo talaga ng mukha natin kapag hindi niya gusto yung product is mangangati yun. Minsan naman po is namamanit. Ano ba yun sa Tagalog? Hindi ko alam. Basta term namin dito is basta yung namamanit yung mukha, ganyan. Tapos minsan sa pangangati namumula na. So ayun, so before tayo gumagamit ng makeups like this, makeup, ganyan, foundation, kailangan muna natin, nalagyan muna natin ng first layer yung mukha natin para pang-antay yung nasasalan yung makeup, hindi papasok sa pores, which is wala naman to, ewan, basta yung makeup na hypoallergenic kasi kapag nangangati po talaga yung mukha natin, mahirap na parang nag-a-adjust pa yung mukha natin pero parang wala natin. Ewan, basta ano ba to? Hindi ko ma-explain, basta kailangan po talaga natin na i-prepare muna natin yung mukha natin bago tayo mag-apply ng mga eyeshadow, mga facial chuchu ganyan. So, ayun. Pang ilan na ba? O sige, so pang-apat po is kapag lalabas po tayo sa umaga and then mula tayong kaek-ekan like makeup, kagaya ko, kung hindi tayo maarte, use na lang po natin yung sunblock or sunscreen, ganyan-ganyan. Kasi para naman po, hindi mabigla yung mukha natin. May makasala pa. May maka-accept pa first before mapunta sa mukha yun yung, ano ba tawag doon? Yung init. So, kailangan natin munang i-prepare yung face natin. So, kailangan we need to apply sunscreen, sunblock, ganyan-ganyan. Pati na rin yung sa mga ano natin, sa skin natin dito, not only mukha yung i-care natin but lahat-lahat. Kasi kapag overprotective tayo sa mukha natin, tapos yung liig natin ang itim-itim, tapos yung body natin ang itim-itim, hindi yun pantay. So if ever gumagamit, sobrang kaartihan, hindi naman sobrang kaartihan, sobrang pagki-care lang, kailangan ipantay na natin, lubos-lubusin na. So panglima, after po natin ang nagme-makeup, na-overuse na yung mukha natin sa umaga, sa gabi, like call center agent, ganyan. So, before tayo matulog, we need to remove our makeups. Kailangan natin gumamit ng wipes. Wala akong wipes dito, nasa bag. We need to use wipes muna. Yung hindi yung wipes na typical na wipes, like yung wipes sa bata, hindi. Meron kasing ang Maxi Peel, meron siyang wipes, ang Maxi Peel na pang beauty-beauty, ganyan. So, first muna natin gawin is mag-wipes, pero pag hindi talaga natin afford mag-wipes is maghilamos na. But, maghilamos ka, pero sabi ko kanina, hindi agad-agad, kailangan muna natin i-rest ang mukha natin from work. So, 5 to 10 minutes again, then maghilamos. And then, kung meron kang ina-apply paggabi, go. Pero ako, sa sarili ko, dahil vlog ko to, I recommend na wala po tayong i-apply paggabi pag matulog po tayo. Bibigyan po natin ng space yung mukha natin. Bibigyan natin siya ng time to magpalabas ng mga pakiramdam niya sa buhay, char. Yung mukha natin may pakiramdam din. Like oily, ganyan mga oily-oily. Ilalabas yan. Kasi, kapag prone tayo sa makeup, matulog tayo ng may makeup tayo, guys. Ewan ko, yung mukha natin parang susurrender na. Kasi,
talaga namang meron talagang time na hindi kailangan na talaga nating ilabas, 'di ba? So yung face natin kailangan din to take care of, kailangan natin na i-remove lahat ng makeups at saka i-rest din natin na hindi tayo maglalagay ng makeup. Yung iba para sa mata naglalagay sila ng mga ano ba yan, like pipino or something. So ganun, yun lang.